po yung dinner ko, guys. Bumili lang ako sa sa Yamazawa. Ay, hindi pala Yamazawa. Yoko Binimaro. Kasi nagutom ako. Ayaw ko nang magluto. Kaya yan. Kasi may pasok ako mamayang gabi. May part-time job kasi wala kaming trabaho sa sa factory. Kaya yan lang po ang dinner natin. Spaghetti with omurice. Omurice with egg yata yan. Kaya tikman natin kasi first time kong kumain with broccoli. Hello! Good morning mga sisi loves! Good morning! Gagawa tayo ng ngayon? Ng pampaswerte kasi mag-new year na. Kaya kailangan yung pampaswerte natin sa buhay is papalitan na natin ng bago. Ipakita ko sa inyo guys para naman i-try nyo din kasi dati yung parang yung mahirap yung mabigat yung pasok ng pera, parang ganun. Pag mabigat daw yung pasok ng pera tuwing taon, ang gagawin nyo lang is maglagay kayo ng isang basong asin. Isang basong asin, kahit mga 7 na takal ng asin, tapos lagyan nyo ng laurel. Para daw, yung mga malas na nandyan sa loob ng bahay nyo ay mawawala. Kaya last 2 years, ginawa ko yan guys. Pero okay na ngayon, magaan na siya. Magaan na yung pakiramdam mo, yung hindi siya mabigat, parang ganon. Kasi naglagay ako ng ganyan. Nakita ko lang yan sa YouTube, kaya ko ginawa. Pero siya, super effective. Kasi parang hindi siya mabigat dalhin sa buhay mo na yung mabagal yung pasok ng pera, hindi siya mabigat. Yung parang easy lang, ganyan. Pakita ko sa inyo, pero papalitan ko na siya kasi 6 months ko na siyang ginagamit. Tapos every 6 months, kahit basta pag natunaw yung asin, papalitan mo agad kasi yung malas, yung negative energy na parang nawawala pag ganun. Pag natunaw yung asin, ang dami mong negative energy sa loob ng bahay. Kaya papalitan mo agad pag natunaw yung asin. Kasi yung mga malas, unti-unting mawawala yan. Pakita ko sa inyo. Ito po siya. Ito po yung yung pampaswerte ko. Yan, nilagyan ko rin siya ng pera. Yan, asin, at saka laurel, at saka, anong pangalan nito? Cinnamon. Yan, papalitan ko yan lahat, mga sisi. Lahat ng sulok ng kwarto, nilalagyan ko ng ganyan. Sa pintuan, malapit sa pintuan, sa sala, sa kwarto ko, sa ilalim ng bed ko. Nilagyan ko po ng ganyan para masarap yung tulog mo, malayo ka sa mga negative, yung masamang may mang-ano sa'yo. Kaya gumagawa ako ng ganito. Every year, pinapalitan ko po. Every year, pinapalitan ko po ng bagong asin, bagong laurel. Tapos sinusunog ko po yung laurel at nagpapausok po ako. Yan po, para pampaswerte po yan sa buhay natin. Yan po, yung pampaswerte ko, every year, gumagawa ako ng ganito. Kaya bagong bagong version, yan po yung natin, pampaswerte. Yan po yung pampaswerte ko, every year gumagawa ako ng ganito. Kaya bagong bagong version, yan po yung natin, pampaswerte. Ito yung handa natin guys, soba, tapos may tempura, may chocolate cake, may fruits, may sushi, yung pangalan to, basta sushi siya, sushi, tapos ito, tapos yan, gyoza, yung parang sa Chinese, kasi sa Japan, ganun din, gyoza. Tapos ito yung yung sa atin, anong pangalan nun? Lumpia.
tapos fruits. Yan lang po ang handa natin. Hello! Good morning! Happy New Year! Today is January 1. Kagigising lang natin, guys. Kasi na-late tayong natulog kagabi. Nag-iba yung ano ko, tiyan ko nung kumain ako ng soba. Parang mabigat sa tiyan. Tuwing New Year, guys, tuwing January 1, ang ginagawa ko po ay, pagising ko sa umaga, nagbibilang po ako ng pera. Every year yan. Ito po yung mga naipon ko. Yan. Naipon ko. Every year po ako, January 1, nagbibilang po ako ng pera. Yan. Kailangan, nakaharap ka sa silangan tuwing nagbibilang ka ng pera. Kung hindi ka pwede magbilang sa kwarto, ang pwede lang pala magbilang ng pera sa sala, sa kwarto, bawal po maglagay ng pera doon sa table ng kainan kasi malas daw yun. Kaya hindi ako naglalagay ng mga pampaswerte doon sa table, yung kainan ng natin, yung kainan natin, bawal maglagay ng pera doon kasi hindi siya maganda. Lalo kang maghirap. Kaya kailangan yung mga pampaswerte mo nasa sala. Ilalagay mo sala, altar, nasa ganun. Kaya ito, yung wallet, nilagyan ko talaga ng pera. Pinaghandaan ko talaga mga sisilabs na tuwing January 1, may bibilangin ako. Kailangan nakaharap ako sa silangan. Kung hindi ka pwede sa sala, doon ka sa kwarto mo, doon ka sa bed mo, magbilang ng pera. Tuwing January 1, magbilang ka ng pera para daw ang swerte pumapasok sa'yo. Kaya magbilang na tayo. Ito po, unahin natin. Unahin natin yung mga coins. 500 yen. Tapos pag magbilang ka, mga sisilabs, ang gagawin mo daw ng ganun. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Ganyan, kailangan pataas ng pataas yung bibilangin mong pera. Hindi pwede dun sa sa mesa ng kainan. Kailangan dito sa sala or sa kwarto. Sa bed. Kailangan nakaharap talaga sa silangan para yung swerte talagang makapasok sa'yo. Tapos yung kagabi, yung ginagawa kong nagganon ako ng pera dun sa pintuan, yung naghagis ako ng pera dun sa kwarto, naghagis ako. January 2 yan, kukunin ko. Mag-umpisa ako doon sa labas ng pintuan papasok. Para yung yung buong taon mo ay para ka lang namulot ng pera, hindi mo pinaghirapan, parang ganon. Hindi ka naghirap na kumita, parang ganon siya. Kaya yan, lagi ko yung ginagawa every year. Two years from now, ngayon ko lang siya nagawa. Kasi hindi ko alam yung mga ganyan. Kaya pag magbilang ka, kailangan pataas, kailangan ganun. 1 million, 2 million, 3 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 10 million. Mga ganyan, pataas ng pataas. Ganyan po. Kasi ganyan yung yung mga ginagawa ng mga Chinese. Kailangan yung pera mo sa bangko. Kahapon nag-withdraw ako ng pera. Kapag konti lang yung pera mo, ulit-ulitin mo siyang bilangin. Kasi yan, swerte pag nagbilang ka. Basta nakaharap ka lang sa silangan. Kaya yung pera natin, bibilangin natin mga papel-papel, mga ganyan. Ayan. 10,000, 20,000. Ay, nagkaano-ano yung... Kailangan yung mga sisilabs, yung mukha ng tao, kailangan nakaharap lagi sa wall, nakaharap sa'yo. Pagbukas mo, yung mukha ng tao, kailangan nakaharap sa'yo lagi. Para pampaakit daw sa swerte.
20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 7,000, 8,000, 9,000, 90,000, at saka 100,000. Ganyan po. Kailangan lagi kang magbibilang tuwing January 1. Nagbibilang ka, kailangan nagbibilang ka ng pera tapos pabalik-balik. Kahit 10 pesos pa yan, kahit ano, magkano pa yan, basta bilangin mong 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million. Kailangan ganon. Para ano daw, dumadami yung pera mo. Kailangan pabalik-balik yung pagbilang. Tapos gagawa din tayo ng pampaswerte ngayon kasi January. Kailangan yung mga lalagyan nyo ng asin, punuin nyo yan. Lalagyan yung asukal, punuin nyo ngayon. January 1 kasi yan. Kaya para yung swerte lalong lumalapit sa inyo. Ito marami, bibilangin ko pa to kung magkano to. Gusto ko kasi hanggang dito yan mapupuno. Ito naman, 500. Gusto ko hanggang dito din siya mapupuno. Tapos yung pampaswerte ko, guys, nandito yan sa sala. Hindi yan pwede doon sa kusina. Yung kainan, bawal. Kasi lalo kang maghirap. Tingnan nyo, guys, yung pampaswerte ko. Lahat ng mukha ng tao na sa harap. Kasi ang pampaswerte, gumawa ka ng pampaswerte, kailangan yung mukha ng tao na sa harap. Ganyan. Yung pera, kailangan pare-pareho. Yung itlog lang, kasi naubusan ako, 10 lang kasi yung laman ng itlog na puti. Yan lang po ang ano natin, yung vlog for today. Dahil sinabi ko yung ano yung ginagawa ko tuwing New Year. Yan lang po yung ginagawa ko, magbibilang ng pera. Tapos maggagawa ng pampaswerte. Yung ginagawa kong pampaswerte, guys, talagang ano siya, yung effective. Hindi, ano talaga siya, magaan siya sa buhay mo. Hindi ka, hindi ba yun mabigat? Hindi siya mabigat dalhin yung pasok ng pera tuwing taon. Kaya, kayo din, guys, gumawa din kayo para yung mabigat sa, ano, sa pamumuhay, ganyan, para naman gumaan. I-try nyo rin gumawa. Kaya yan lang po ang vlog natin. Thank you so much and thank you for watching. And see you to my next vlog. Bye!